This is diabetic nutrition vlog. Hello guys, welcome back to my channel. Isang pinagpalang hapon sa iyo, kaibigan, no? Medyo natagalan ako bago nakapag-upload dahil nga sa pumatake yung aking diabetic neuropathy, no? Ito yung komplikasyon ng diabetes na kahit mababa na ang blood sugar mo, umaatake pa rin dahil nga ang na-damage ay ang mga nerve. Kaya medyo natagalan ako bago nakapag-upload, no? So ayan, guys, ang isi-share ko sa inyo ngayon, itong Quaker Oats, no? Itong instant Quaker Oats na mayroon siyang 33 grams, no? May 125 kilocalorie, no? So mayroon siyang carbohydrates na 23 grams na carbohydrates, no? So more or less ang ating expected nito ay 60 pataas, no? 60 ang result sa atin ng increase ng blood sugar within 30 minutes, no? So pero bago yan, guys, susukat muna ako ng aking blood sugar para alam natin yung increase, no, ng ating pagkain ng Quaker Oats, no? So ayan, no, susukatin natin kung ilan ang magiging okay. So ayan na, nakikita ba dyan? Ayan. So nakikita sa ating camera ang sugar ko ngayon. Ayan. So ang sugar ko ngayon ay 104, no? So 104 ang sugar ko. So gagawa tayo ng ating merienda. Tamang-tama, no? Alas 6 na ngayong hapon. Ayan. So ito, guys, no? Ito yan. So isang timplahan lang naman ito. Okay. Tapos lalagyan natin ng tubig na mainit. Konti-konti lang para... Ayan. So, walang masyadong ibang halo, no? Okay. Ito na, no? Instant kasi ito. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Ito na yung isang sachet ng Quaker Oats, no? Ayan. So, walang sugar, no? Puro ito. Okay? So, kakainin natin. Alamin natin, ang sugar ko ngayon ay 104 milligram per deciliter. Ayan, guys. Medyo walang lasa kasi walang tamis. Zero sugar to. Pero nakakabusog talaga ito, guys. Ito yung lagi kong almusal. Pero kalahati lang. Hindi ko inuubos. Samahan ko ng dalawang itlog. Ayan, guys, no? So natapos na natin yung isang sachet ng Quaker Oats, no? Yung instant sa oras na 6:06, no? Alas 6:06 ng gabi, no? Okay. So ang Quaker Oats, guys, ay masustansya, sabi dito, no? Kaya mayroon siyang fiber, may protein, at saka beta
glucan, no? Ayan, ha? So mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga content, no, ng malapitan. Okay? So after 30 minutes guys, susukatin natin kung ilan ang increase. No, kung bakit ko ito ginagawa na 30 minutes lang, kasi pagkakain naman natin, automatic ipaprocess yan ng katawan natin. Sabi kasi ng mga doktor ay dapat yung pagsukat ng sugar natin ay within 2 hours, no? Yung postprandial ang tawag nila. Pero hindi ko na po paabutin doon. Para within 30 minutes, alam natin kung gaano kataas ang i-increase ng ating sugar para matansya natin yung susunod natin kakainin, no? Kasi iniwasan talaga natin na hindi tayo tamaan ng komplikasyon. Lalo-lalo na itong neuropathy na to, no? Napakahirap gamutin ang nerves kapag ka ang nerves na may damage. Ang mga gamot na pinapainom sa iyo ay talagang nakakatakot na, no? Yung mga pampakalma ng ugat na hindi sumakit, no? So yun, kung bago ka guys sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like, mag-share, at mag-request ka dyan kung anong pagkain ang ating i-review, no, sa mga susunod kong vlog. Para ma-update ka, i-click mo yung subscribe at saka yung notification bell. Pindutin mo yung all para malaman mo yung aking susunod na i-upload na video, no, ma-update ka doon. So guys, yun lang. Abangan natin. Within 30 minutes ay kailangan natin sukatin ang ating blood sugar. Okay guys, ayan na. 6:36 na ng gabi, no? So malalaman na natin ngayon kung ilan ba talaga ang increase ng aking blood sugar, no? Sa 25 ang carbohydrates niya sa isang sachet na 33 grams. Kung ilan ang increase ng aking blood sugar, no? So expected natin guys, times 4 natin yan, nasa 70. Oh, no, yung pinakamataas na expectation natin, 70 ang ating blood sugar increase, no. So 50 to 70. Okay? So ayan na. Ito na. So pakibaba mo na camera. Makita. Ayan. Ito muna. So tamang-tama. Okay. Okay, so ayan na. Tingnan natin guys kung ilan nakikita dyan. Kung ilan ang ating increase ng blood sugar. Ayan na. Okay guys, ayan na. 167 guys. So expected natin kanina is 50 to 70. So malapit na, no? Ang increase ng ating blood sugar ay nasa 63 milligram per deciliter, no? So yun yung increase ng isang sachet ng oatmeal na Quaker oatmeal, no? So napakataas guys, isang sachet yun, no? Within 30 minutes. So maaari pa yung mag-increase up to 1 hour, then magbaba siya up to 2 hours, no? Pero yun po yung result within 30 minutes, no? So guys, ngayon alam nyo na kung ipapatuloy nyo ang pagkain ng oatmeal dahil nga sa mataas, no? Yung 25 grams ng carbohydrates ay 23 grams ng carbohydrates ay multiply natin yan sa 4. Yun po, depende sa timbang nyo, yun po ay ang magiging expected natin na result ng ating blood sugar, no? So napakataas guys, nasa inyo na yun kung patuloy nyong gagamitin ang oatmeal para sa inyong party ng inyong pagkain, no? So guys, bukas ay abangan nyo dahil ang i-review ko ay yung beta milk, no? Yun, para malaman natin kasi madaling makuha yan, madaling mabili sa grocery yan, sa supermarket, at napakadami ng supply ng beta milk na yan. Titingnan natin kung ilan ang increase ng ating blood sugar sa beta milk. So abangan nyo, no? So maraming salamat sa inyong panonood.